Buong maghapon halos hindi nagpakita ang bulkang Mayon. Maging ang aming drone camera na nakalapit sa paanan ng bulkan, hindi masilip ang bunganga nito dahil sa kapal ng ulap. Pero kasabay ng muling pagsabog ng Mayon pasado alas 6 kaninang umaga, isang makulay na baghari naman ang aming nakunan. Ayon sa Feebox, ang baghari ay indikasyon na mataas ang moisture content sa paligid ng bulkan, kaya hanggang sumapit ang hapon, patuloy itong natatakpan ng makapal na ulap. Sa Miisigali kung saan umabot na sa halos paanan ng bulkan ang epekto ng pag-aalboroto nito, kitang-kita sa drone video kung saan tumigil ang pagdaloy ng lava mula sa crater. Ang hindi inabot ng tumigas ng lava, kitang-kita namang sunog na dahil sa uson o ang magkakahalong mainit na gas, bato, abo at lava. Kitang-kita ang epekto ng mainit na uson sa mga nasunog na nyog pababa sa ilog. Kanina, namigay ng libreng tali sa mga magsasakang Albay Veterinary Office sa Barangay Matnog sa Daraga para wala na raw idahilan ang mga magsasakang magpabalik-balik sa 8-kilometer danger zone para tingnan ang kanilang alaga. Iniikutan na raw nila ang mga bayan ng Daraga, Kamalig, Ginubatan at Digaw para hikayatin ang mga magsasakang ilabas na sa danger zone ang kanilang alagang hayop. Ito, nag-set up kami ng mga feeding camps para dito nila ibaba. So, iwas sa ash pole and in the pyroclastic materials. Binigyan din ng vitamins at libreng feeds para may makain ng mga hayop habang nasa animal evacuation area. Nagsisimula nang mamayat yung ibang hayop kasi sa kadalihanan na rin na wala na rin medyong apektado na yung pagkain nila, lalo-lalo yung mga damo kasi apektado ng ash pole. Sa kabila ng mga balibalita sa ngayon, wala pa raw silang nabavalidate na livestock na namatay dahil sa epekto ng bulkang Mayon. Ibabalidate namin kung ano yung kinamatay. Sa mga nakaraang pagputok ng bulkan, mga magsasakang kadalasang casualty dahil marami ang ayaw iwan ang kanilang kabuhayan. Hirap yung dero mo, pupunta ka ng relocation, tapos uwi ka naman dito para magpakain ng hayop. Stress din. Hindi lang sa tao, kundi sa hayop din. Hindi naman napigilan ng pag-alboroto ng bulkan ang kasal ng Magsing-irog na ito sa Daraga Albay. Pinatunayan ni na Arlo at Mike Adela Cruz na love conquers all sa kanilang pag-iisang dibdib. Nag-viral pa sa social media ang kanilang pictures na background ng bulkan na saktong nagbuga ng abo. May holding hands at meron pang kissing photo. Noona, kinakabahan kami kasi baka matakot yung mga guests namin para sa mga guests na hindi sila makapunta sa wedding day po namin. Anong plan B mo sa kasal mo kasi pumunta kayo Mayon? Sabi ko kay Arlo, walang plan B, tuloy ang kasal. Rafi Tima, GMA News.